Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kumusta po tayong lahat? Muli maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel at dito sa aking palatuntunan, aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero siyempre bago po natin umpisahan, shout out muna sa ating Team Kapuso sa walang sawang suporta dito sa ating programa. Shout out kay Founder Jane, kay Ma'am Christy Alforte, kay Ma'am Nelia, Miss Thor TV, kapatid Rimari, at syempre, Sir Freddy. Shout out! At shout out din sa aking kaibigan, Sir Erwin Panginiban. At sa lahat ng team na bumibisita rito at nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga kaibigan, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, Kuya, nais ko pong maghandog at mag-share ng kwento ng aking kaibigan. Ako nga po pala si Ron. At dahil best friend ko po si Mike, nais ko pong i-share ang kanilang kwento ng buhay. Dahil lagi ako nakikinig dito sa iyong programa. Kuya, si Mike ay may konting negosyo. At ang kanyang girlfriend naman ay tago na lamang po natin sa pangalang Brenda. Sila po ay aking mga kaibigan na matagal na. Kaya nais ko pong ikwento at i-share dito sa iyong programa ang kwento nila. Matagal na kaming magkakilala ni Mike at saka ni Brenda. Masaya sila. Na nagsasama, Kuya. Sa simula pa lamang nilang pagkakilala, talagang nakaplano na ang lahat. Dahil si Brenda ay isang doktor. Sa madaling salita, walang problema pagdating sa financial. Dahil si Mike mayroong negosyo at si Brenda naman ay isang doktor. Sa lahat ng mga okasyon ay lagi akong nandyan, Kuya. Dahil hindi lang best friend ang turingan namin ni Mike, kung hindi para na kaming magkapatid. Kahit nga mag-overnight, kasama ako. Kasama ng aming mga kaibigan. Kaya nasaksihan ko kung ano ang mga nangyayari sa kwento ni Mike at Brenda. Masaya sila. Sa totoo lang, nagplano sila na magkaroon ng
dream house. At dahil nga pareho silang may pera, kuya. Ginawa nila ang kanilang mga plano. At lumakad ang panahon. Inumpisahan nila ang kanilang planong magkaroon ng dream house. Dahil sabi nga nila, bago sila magpakasal, kailangan mayroon na silang sariling bahay. At tuloy-tuloy ang kanilang pagpapagawa ng kanilang dream house. Umabot din ng taon bago matapos iyon. Nang matapos ang kanilang dream house, kuya, siyempre hindi ako nawala si Exina. Nandyan ako lagi. Kaya sa madaling salita, nang matapos nila Mike at Brenda ang kanilang dream house, ay nagsama na sila. Pero hindi pa sila nagpakasal dahil may kanya-kanya pa silang mga obligasyon. Nakita ko ang kasiyahan ni Mike at Brenda. Pero lumakad ang mga taon, kuya. Nagkaroon si Mike ng panibagong girlfriend. Ako bilang isang kaibigan, pinayuhan ko si Mike, kuya. Nasa tagal ng panahon, magkasama sila ni Brenda. Sabi ko, wag na sana niyang salian pa ng ibang problema. Dahil sinabi ko sa kanya, pag pinasukan niya ang panibagong relasyon, siguradong magkakalitsi-litsi siya. Pero wala, kuya. Hindi niya ako napakinggan. Dahil nahumaling talaga siya sa isang babae. Maganda ang kanyang nakitang babae. Dahil pinakilala din niya sa akin. Kaso lang, kuya, nahiya ako kay Brenda, kuya. Pero hindi ko sinabi kay Mike na ganun ang aking naramdaman. Dahil si Brenda ay totoo naman sa kanya. Pero sabi ko nga, hindi nakinig si Mike. Sa totoo, kuya, marami siyang nagagastos doon sa babaeng yun. Kahit na anong hingiin na ibibigay ni Mike. Minsan nag-out of town pa sila. At ang paalam lang kay Brenda, ay may business meeting siya. Pero ang totoo, kasama niya ang kanyang bagong girlfriend. At minsan nagsama na ulit kami sa isang salo-salo.
Minsan sinabi ni Brenda kay Mike, kung kailan niya planuhin ang kanilang kasal. Nagtinginan lang kami ni Mike, kuya. Siyempre, bigla siyang napangiti at nagbiro siya kay Brenda. Sabi niya, darating daw ang time at sasabihin niya na. Dahil yung mga time na iyon, ay tapos na ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga kapatid. Tapos na mag-aral ang kanilang kapatid. Kaya tapos na ang kanilang obligasyon. Kaya nga sabi ni Brenda, planuhin naman nila ang kanilang kinabukasan. Pero hindi natupad iyon. Dahil sabi ni Mike, hindi pa siya handa. Kaya tuloy lang ang kanilang pagsasama sa isang bahay. Minsan nga, kuya, kahit mga kapatid ng girlfriend ni Mike ay nangihingi na at napakagalante ni Mike. Bigay siya ng bigay. Isang beses na nagpabili ang girlfriend ni Mike ng gusto niyang motor. Binigay agad ni Mike yun, kuya, nang walang alinlangan. Ganun niya kamahal ang babaeng iyon. Wala akong magawa. Hindi ko naman pera. Ang kaya ko lang sabihin sa kanya, ang payo ko bilang isang kaibigan. Pero ganun talaga siguro, kuya. Pagmahal ng isang tao ang kanyang iniibig. Ibibigay niya lahat ng gusto. At parang walang naririnig at nakikita sa paligid. Minsan nga sinabi ko sa kanya na kung maaari, iwasan niya na. Dahil kung sa gastos lang, kuya, ang dami niya nang naibigay na mga gastos. Pero mo kahit mga kapatid nung babae ay nabibigyan ni Mike. Pero wala. Hindi raw niya maiwasan. Isang beses nagkatampuhan sila ng kanyang girlfriend. At sinabi ko kay Mike na pagkakataon na para iwasan niya na. Dahil sabi ko, wala namang ginawa si Brenda sa kanya. Kaya dapat mag-focus siya sa plano nila ni Brenda. At nakita ko si Mike, kuya, dahil nagkatampuhan sila ng kanyang girlfriend. Doon ko napansin na medyo natauhan si Mike. Kasi sabi ko, sa dami na ng kanyang naibigay at ganun ang nangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, na halos ayaw siyang pansinin. At
nakinig si Mike Kuya. Hindi niya na pinansin ang kanyang girlfriend. Pero pagdating ng ikalawang araw, Kuya, naglambing na naman ang kanyang girlfriend. At pinangako ni Mike sa akin na sasabihin niya na ang totoo. At ihiwalayan niya na. O na hindi ako naniwala. Pero tinutuhanan niya, Kuya. Sinabi niya sa babae na tuluyan na nilang kalimutan ang kanilang relasyon. Pero nung malaman ng babae, natutuluyan na siya ni Mike. Nagbanta daw ito, Kuya, na pag hiniwalayan ni Mike, ay maglalaslas ng pulso. Magkasama kami noon ni Mike, Kuya. At kwinintungan niya sa akin ang lahat. Pero maya-maya, may tumatawag na kay Mike, Kuya. Ang kapatid ng girlfriend niya. Ang sabi, naglaslas daw ng pulso ang kapatid nila. At kailangan ng tulong ni Mike. Agad na agad pinuntahan ni Mike, Kuya. At hindi niya akalain na nasugod ang babae sa pinagtatrabahuhan ni Brenda, Kuya. At dahil kailangan ng dalhin, hindi rin na rin namalaya ni Mike na doon sa ospital nandoon nagtatrabaho si Brenda. At doon nabulaga. Dahil nung dala nila ang babae, si Brenda naman ang naka-assist nito. Nagkatinginan sila, Kuya. At dahil emergency, tinulungan agad ni Brenda ang babae. Nang matulungan na at nailagay na sa maayos, doon na kinumpronta ni Brenda si Mike. Doon, Kuya, na shock si Mike. Di niya alam kung anong isasagot niya. Dahil alam ni Brenda na hindi nila kamag-anak yung dala ni Mike. At doon, sinabi ni Mike ang totoo. Dahil na-corner na siya. Napakagalit ni Brenda sa kanya, Kuya. Ang laki ng galit ni Brenda. Dahil sa lahat daw ng ginawa ni Brenda sa kanya, hindi naman daw si Brenda nagluko. Nagawa niya pang lukuhin ito. Kaya dali-daling umuwi si Mike sa kanila.
makauwi na rin si Brenda. Tinawag ako ni Mike, kuya. Tulungan ko daw siya kung anong gagawin niya. Siyempre, bilang kaibigan, dinamayan ko si Mike, kuya. Nauna ako kay Brenda. Pagdating ni Brenda at nakita ako, pati sa akin nagalit si Brenda, kuya. Pero piniliwanag ni Mike sa kanya, huwag daw akong isali. Siya daw ang may kasalanan ng lahat. At hindi naman daw ako nagkulang sa paalala sa kanya. May kinagalit lang ni Brenda sa akin. Bakit ko daw hindi sinabi sa kanya? Hindi ko naman din kayang sabihin yun, kuya. Dahil ayaw kong magkaroon kami ng tampuhan ni Mike. At doon, tinapat ni Brenda si Mike dahil sa sobrang galit niya. Dahil sa pag-amin ni Mike na girlfriend niya, ang babae naglaslas ng pulso. At sabi ni Brenda, aalis na daw muna siya sa bahay nila. Gusto daw niyang mapag-isa. At walang nagawa si Mike, kuya. Kumuha si Brenda ng kanyang mga damit at umalis. Umiyak si Mike. Sabi niyang mahal na mahal niya si Brenda. Mas importante pa rin si Brenda sa kanya. Pero sabi ko, hindi na ako nagkulang sa pagpaalala sa kanya. Kaya ito na ang nangyari ngayon. Sabi ko na lang sa kanya, kailangan natin harapin. Kailangan niyang magtiis. At sabi ko pa, kung mahal niya talaga si Brenda, ipakita niya. Pero bago yon, tapusin niya muna ang relasyon nila ng kanyang girlfriend. At yun, sa madaling salita, nakalabas ng ospital ang babae. At lahat ng bill, binayaran ni Mike. At dahil sa insidente, pumunta si Mike sa bahay ng babae. Kinausap niya ang mga kapatid at ipinaliwanag. Kaya nangyari iyon dahil naghiwalay sila ng kanilang kapatid. At nanghingi siya ng tawad sa babae, sa mga kapatid at sa magulang. Inamin niya. Na malapit na siyang ikasal. Ang lakas loob ni Mike, kuya, na sabihin yon doon mismo sa bahay ng mga magulang ng babae. Mabuti na lamang. Hindi siya sinaktan doon.
sabi na lang ni Mike na kung kailangan niyang tulungan ang kanyang girlfriend na magkaroon ng isang mapagkakitaan, kaya niyang ibigay ang halaga para makapagsimula. Tutulungan daw niya bago niya iniiwanan. At yun na lang ang maitutulong niya. At doon, sinimulan niya ang pagsuyo niya kay Brenda, kuya. Humingi siya ng tawad ulit. Pero siyempre, masakit ang ginawa niya kay Brenda. Hindi ganun agad-agad na mawala. Tiniis ni Mike ang lahat ng mga pagsubok sa kanya. Hanggat sa inalok niya si Brenda ng kasal. Dahil yun lang naman ang hinintay ni Brenda, ang maikasal sila. Kaya naghingi ng last chance si Mike. At hindi na raw niya gagawin ulit ang mga bagay na ikakasama ni Brenda. At dahil doon, gusto niyang pakasalan si Brenda. Mabuti na lang, Kuya Calvo. Nabigyan siya ng isa pang pagkakataon ni Brenda. At hanggang ikasal sila, doon sila nagsimula kaya mabuti na lamang kuya ay tinupad ni Mike ang lahat niyang pangako ngayon. Masaya na silang nagsasama ni Brenda. Mayroon na rin silang mga anak na dalawa. Lahat kami happy. At malaking pasalamat ni Mike sa akin dahil lagi akong nandyan para paalalahanan siya. Yan ang kwento ng aking kaibigan, kuya. Na ma-share ko dito sa iyong palatuntunan. Sana magustuhan ng iyong tagapakinig itong kwentong ito. At sana may natutunan sila sa kwento na ito. Muli kuya, maraming salamat. Lubos na gumagalang. At salamat sa iyong programa. God bless us all.
Sir, maraming salamat po sa kwento ng iyong kaibigan. Salamat na ipinagkatiwala po ninyo na i-share dito sa ating palatuntunan. Ikaw yung tao na masasabi nating kaibigan na tunay. Kaibigan na hindi nagpahamak sa isang kaibigan. Hindi ka nagkulang sa paalala kay Sir Mike. Kaya sa lagi mong pagpaalala sa kanya, pero minsan hindi ka napakinggan. Pero nang malaman ni Doktora Brenda na meron siyang ibang girlfriend, na isali ka pa sa kanyang galit. Pero mabuti na lamang pinaliwanag ni Sir Mike na wala kang kasalanan. At sa halip, hindi ka nagkulang sa paalala sa kanya. The best ka, sir, para sa amin. Kaya maraming salamat. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ng kanyang best friend? Mag-comment, i-share, at syempre, baka isa sa mga kaibigan po ninyo ay gustong magpadala ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating programa na aking pinamagatan, Ating Balikan ang Nakaraan. At syempre, shoutout sa ating Team Kapuso na mayroon pa raw mga members ng Team Kapuso na magpapadala ng kanilang mga kwento ng buhay. Ipadala na yan ng para atin pong mabasa. Dahil ang inyong mga kaibigan, ang ating mga kaibigan, ay naghihintay din ng inyong mga kwento. Kaya ano pang hinintay po ninyo? E-text na yan sa aking messenger, June Sahay Calvo. Muli, maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta. Ito nga po pala si June Sahay Bert. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe at ishare. Muli, hanggang sa muli nating pagkikita dito sa ating programa. Salamat po. God bless us all. Bye-bye.